dahil may mga ebidensyang nasira sa pag-embalsamo bagong autopsy. Testimonya na lang ba ang aasahan ng pulisya kaugnay ng pagkamatay ni Christine Dasera? Target naman ang pagsisiyasat ng NBI ang tatlong hotel room, kabilang ang room 2207, na makailang beses binalikan ng flight attendant. Saksi, Sammy Usumangi. Kaya yung pinaparatang sa amin na binabay namin siya, ni Ray, walang ganun. Hindi namin kayang gawin sa kanya yung mahal na mahal namin siya. Nanindigan ng lima sa 11 idinadawit sa pagkamatay ni Christine Dasera, wala silang kasalanan. Ano nga bang nangyari sa New Year's party ng magkakaibigan? Nakabilet sila sa room 2209. Bago magpalit ang taon, niyaya raw sila ng kaibigang si Edward Madrid na pumunta sa room 2207 para maipakilala sa mga kaibigan niya roon. Nag-hepsepuri kami. Siya pa yung nanalo. Sobrang grabe kasi siya. Sobrang active siya. Sumimp lang siya pero she won 500 pesos. And then afterwards, sabi ko sa kanya, punta na tayo dun sa kabila, mag-New Year na. Eh, napansin nga namin yung mga tao dun sa 2207, wala namang guwapo, tapos mga parang mga may age na. Bumalik din daw sila sa room 2209 pero ilang beses daw nagpabalik-balik si Christine sa room 2207. Mga more or less 5 or 6 times siyang pumupunta-punta din sa kapi. So the other instances that Tin goes to, go to, or went to room 2207 is because nagiging makulit na siya and she's drunk. Sa CCTV footage na binigay sa GMA News ng isang source, makikitang tila sinundo at inaawat ng magkakaibigan si Christine pasado alas 3 ng umaga. Nang-away po si Tin sa room 2207, and that time I'm the one who pick her up. Pasado alas 4 ng umaga, makikitang buhat naman si Christine ng kaibigan. Nawala po siya sa paningin ko. So nung pumasok po ako sa room 2207, tinanong ko, where's Tin? So, nung nakita kong gumalaw yung curtain, nandun sa likod ng curtain si Tin, tinataguan niya ako. So after ng pangyayari na yon, kinuha ko si Tin palabas ng kwarto. Then all of a sudden si Tin, bigla siyang humiga. So ang nangyari po dun sa bigla siyang humiga, sinalo ko po siya. Pero nawala raw ulit si Christine sa kanilang kwarto. About 5 a.m., 5:30, nawala po kasi si Tin. Nasa kabilang room pala siya. Nag-CR kasi ako sa kabilang room dahil may suka dun sa CR namin. And then sabi sa akin nung sa kabilang room, quote-unquote, who yung friend nyo nagsuka? Ako, malaki yung katawang ko. Kinuha ko siya doon. Tapos sabi ko, Tin, halika, lasing ka na. Sabi niya, buhatin mo ako. So, binuhat ko siya. Yung buhat ko pa sa kanya ganyan, ayaw niya. Gusto niya, parang yung pang bagong kasal, yung pang princess, makulit kasi yun. So, binuhat ko siyang ganun. Tapos, clearly, makikita niyo rin sa CCTV na yung pagbuhat ko sa kanyang ganun, meron pa siyang malay kasi since occupied yung both hands ko, siya yung nag-ganun ng door. Siya yung nag-open ng door for me. Nagbubukas ng door para makapasok kami. Simula raw nang bumalik si Christine sa kwarto nila, panay na ang suka nito. Pinahiga raw nila si Christine sa kama para makapagpahinga pero tumayo raw ulit ito at pumunta sa CR. Siya mismo nag-i-insist na doon na siya magpapahinga. And then binalikan ko ulit siya, sabi niya, hindi na, dito na ako magpapahinga. Same, parang yung lasing siya na nahihirapan na, dito na ako magpapahinga. Trinay namin yung best para maalagaan yung friend namin na lasing. Parang ang nangyari sa party na yun, parang hindi ako nag-inom, parang nag-alaga na lang po ako ng lasing eh. Si Romel Galido, na pinakamalapit daw kay Christine, nagising bandang alas 10 ng umaga at pinuntakan si Christine. Okay pa siya, huminga pa siya. Sige, matutulog ka pa pala, diyak na lang para makakomportable. And then kumuha ko ng kumot, pinumutan ko siya. Pero nang gisingin daw niya ulit si Christine bandang alas 12 ng tanghali, hindi na siya huminga. Tapos, hinahap ko yung pulse niya, negative, breathing negative. Doon ako nagpanik kasi parang nagbublue na yung lips niya. Sinubukan daw nilang i-revive si Christine sa pamamagitan ng CPR. Tumawag din daw sila ng tulong para madala sa ospital ang kaibigan. Yung wheelchair na kinuha nila, walang leg assist. Pero I know, si Tin nung time na yun, warm pa siya, hindi pa siya malamig. Blackish pale yung lips niya. Pasado alauna na raw o alas 2 ng hapon nang madala sa ospital si Christine at doon na idineklarang dead on arrival. Ang grupo handang makipagtulungan sa anumang investigasyon. Meron kaming nanay, kapatid na babae po, which is mahal na mahal namin at nire-respeto namin. Ganyan din po yung nararamdaman namin kay Tin. Nire-respeto po namin si Tin at hindi po namin kayang galawin. Para sa singer na si Claire De La Fuente, ina ng isa sa mga respondent na si Gregorio Angelo Rafael de Guzman,
dapat maimbestigahan din ang mga personalidad sa room 2207. Kung gusto natin lumabas ang katotohanan, dapat lahat imbestigahan, di ba? Para hindi naman unfair sa iba. Sino at ano nga ba ang mayroon sa room 2207 at laging bumabalik doon si Christine? Yan ang hindi pa rin nabibigyang linaw sa ngayon. Hindi masabi ng grupo kung ano nangyari roon pero may isinumbong daw si Christine. Tumabi siya sa akin, then sabi niya, sis, parang I feel something, parang naiiba yung pakiramdam ko. I think mayroong naglagay sa drink niya, sabi niya sa akin. Ang isa pang respondent na si Mark Anthony Rosales ang tinutukoy daw ni Christine. Sinusubukan pa ng GMA News makuha ang panig ni Rosales at ni Edward Madrid na siyang nagpakilala sa mga tao sa room 2207. Kasama ang kwartong yan at room 2209 na hindi pa malinaw kung anong bahagi sa insidente ang sinisiyasat ng NBI. Kumuha ng NBI na nagkalat na stain sa toilet bowl ng banyo kung saan sinasabi ng mga kaibigan nito na ilang beses nagsuka ang flight attendant. Hopefully, pwede pa itong makabigay sa amin ng lead kung meron ba itong alcohol content, meron ba itong posibleng drugs, kung human blood ba ito, anong level of alcohol dito or... Kung merong illegal drugs. Ipatatawag din ng NBI ang labing isang nakasama ni Christine para makuno ng pahayag, pati na ang mga taga Makati Medical Center kung saan isinugod si Christine. May kinakausap na rin daw silang mga testigo. Sa mga salaysay na lang din muna ng mga testigo, aasa ngayon ng pulisya. It doesn't matter kahit wala po yung ating toxicology results. As long as there will be witnesses who will be coming out to testify what really transpired on that evening. Nauna nang sinabi ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun na nang inembalsamo ang katawan ni Christine, maraming ebidensya ang nasira at nawala. Bakit nga ba nauna ang pag-embalsamo? Pandemic po tayo ngayon. We have a policy na nagsasabi, especially pagka probable or suspected victim ka or the cause of death might be a COVID, ang policy pala dyan is mauna yung embalming bago yung autopsy. Pero hindi tugma ang pulisiyang iyan ng PNP sa ginagawa sa mga namatay na suspected case o kaya ikumpirmadong may COVID-19. Hindi sila ine-embalsamo kundi diretso sila sa cremation. At kung may suspetsyang may COVID si Christine, napatest ba siya muna? Hindi daw alam ng NCRPO chief. Sa isang pahayag, sinabi ni Fortun na pwede naman daw inilagay muna sa refrigerator ang labi habang hinihintay ang resulta ng swab test. Kung mapanganib daw ang otopsiya dahil sa COVID-19, nalagay rin daw sa panganib ang nag-embalsamo sa bangkay. Dahil sa mga umunay kapalpakang ginawa ng Makati Police, gusto itong paimbestigahan ng pamilya ni Christine. Sa Linggo, nakatakdang ilibing sa Jensa ng flight attendant. Kung may skalawag man na nangyari sa PNP at doon sa investigasyon na ginawa ng Makati Police Station, sir, kailangan i-call mo yung attention na yon ng mga tao na yon. Nakakahiya po sila sa lipunan ng PNP. Ako si Emil Sumangi, lang inyong saksi!